Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito po muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang An Orphan Turns into a Billionaire. Tunghaya na po natin ang ikapitong bahagi. Hindi ba't ang usapan natin ay sasabihin mo sa akin kapag gusto mo nang umuwi? Ani Chris mula sa likuran ko. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Kasalukuyan kong binubuksan iyong pinto ng kotse. Hindi ko namalayan ang paglapit nito. Nangunot ang noo ko. Bakit naman ako magpapaalam sa'yo? You are not my keeper. Usapan daw? Sa pagkakaalala ko, siya lamang naman ang nakipag-usap sa kanyang sarili. Ngunit ewan ba naman at parang nag-guilty ako sapagkat nahuli kong papaalis at hindi sinunod ang bili niya. Right, I'm not your keeper. I'm appointing myself though. Since sa tingin ko ay kailangan mo. Ano naman ang ibig sabihin ng lalaking to? Lalo na kung napasimangot. Ano naman ang ibig mo sabihin? Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga, okay? Well, unang-una, you shouldn't have worn red sapagkat halos mahigit isang buwan pa lamang na namamatay si tita. Dapat ay magluksa ka at hindi dapat magsuot ng kahit anong may kulay na pula. Oh my God, nanlalaki ang mga matang sambit ko na mag-sink in sa isip ko ang sinabi nito. Natotop ng dalawang palad ko ang aking magkabilang pismi sa sobrang pagkapahiya. Umiiling na nahagilap ako ng sasabihin ngunit walang lumabas sa bibig ko. Oh my gosh, hindi man lamang sumagi sa isip ko na dapat nga pala akong magluksa. Pakaramdam ko tuloy ay binastos ko ang puntod ng aking tiya. Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry, Mami Tita. Well, anyway, sa panahon ngayon, hindi na uso ang nagluluksa pero dapat mo pa rin itong gawin. May masasabing hindi maganda ang matatanda dito kapag hindi mo sinunod ang kaugalang iyon. Maayos namang paliwanag ni Chris. Naaawa marahil at nakonsensya sa naging itsura ko. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin ako makapagsalita. Nakakainis dahil kinailangan pa talaga nitong ipamukha sa akin ang pagkakamali ko. Ngunit tama naman ito. Bakit hindi mo sinabi agad? Asik ko. Alangan namang pauwiin kita. Malamang lalo ka magalit sa akin. Mas mabuti pa nga. Sana ay kanina ka pa umuwi. Saad matapos ko itong tapunan ng matalim na hirap. Kung ginawa ko yun, malamang hindi lang ikaw ang galit sa akin, pati na si Odette. Iisipin nun, sinadya kong pauwiin kita. Eh ano, totoo naman. Nangahaba ang liig ko sa inis. At dahil hindi ako mapakali hanggat suot ko ang pulang cardigan, eh hinubad ko na lang iyon. Yumuko ako upang hubarin din ang pulang sandals ko. And there, problem solved, right? Except the moment I took my cardigan off was also the moment I regretted doing it. Spaghetti strap ang dress ko sa loob ng cardigan. The neckline was very low. A cleavage was very visible. Napashot ako sa naisip ko. Lagot na naman ako sa mga super konserbatibong tao sa paligid ko. Lalo na ang kaharap ko ngayon. Ano ginagawa mo? Nag-iisang linya naman ang kilay nito. Sabi mo, I shouldn't wear red. And fine, I'm not wearing red now. Iniunat ko pa talaga ang dalawang braso ko bilang pagmamalaki sapagkat nakaisip ako ng solusyon sa napakalaking problema nito. Oh, I forgot. My bra is red. Want me to take it off too? I said. My voice was dripping with sarcasm. Matinding pagpipigil ang ginawa ko upang hindi mapangiti sa kalokohang iniisip ko. Hindi naman kasi totoong pula ang bra ko. Naiirita lang talaga ako. Hindi lamang kay Chris, kundi pati na rin sa sarili ko. Parang pinutunayan ko na rin kasi na tama ito. Kailangan ko na talaga ng keeper. Madilim ang mukha ni Chris habang nakatitig sa akin. I felt self-conscious. Parang gusto kong isuot na muli itong cardigan, but decided against it. For sure, mas mamumula. At magmumukha akong tanga kapag ginawa ko iyon. Get in the car and give me the key. Iimbagang nautos nito. No, I'll drive at uuwi ako mag-isa. Hindi mo dapat iniiwan ang girlfriend mo.
asar kong sabi. Hinigpitan ko ang hawak sa susi, ngunit hinawakan niya ang kamay ko at pinisil iyon. Nabitiwan ko ang susi. Sa isang iglap ay nakapasok na ito sa kotse at nakaupo sa driver's seat. Sasakay ka ba o maglalakad na lang? Lukot ang mukhang tanong nito habang ini-start ang kotse. Wisit. Nagigigil na sigaw ko sa isip ko. Napilitan akong sumakay sa takot na baka iwan nga ako ng siraulong lalaking to. Ayoko yatang maglakad. It was almost 12 midnight. Pangalawa, you shouldn't drink when you are driving. Patuloy na sermon ito habang tumatakbo ang sasakyan. Saglit akong nalito. Anong pangalawa? Bakit pangalawa na? Anong una? Ah, oo nga pala. Dapat ako magluksa ang una. Ano ba ang mga yun? Rules in life? I am not drunk. Tumikim lang ako ng red wine. At hindi naman nakakalasing yun. Tsaka hindi mo dapat iniiwan ang nobya mo. Inis at diretso ang tingin ko na tinatahak ang sasakyan. I saw you drink. Nakakalasing din yun kapag marami. At hindi ko nobya si Claire. Though I used to wish na sana inobya ko siya. Oh, yun lang ang nasambit ko pagkaraan kong marinig ang tinura nito. Tama ba ang narinig ko? Hindi nito nobya si Claire. Gusto kong mapangiti. Maybe my best friend was right after all. Narito sa Pilipinas ang kapalaran ko. At nasa tabi-tabi ko lang. Hi, stop hallucinating, Dana. Ngunit, meron pa itong ibang sinabi eh. Nang tuluyan ang rumihistro sa isip ko, iyon ay kaagad din naglaho ang natanaw ko na sanang pag-asa. He used to wish daw that Claire was his girlfriend. Ang ibig sabihin niyon ay may pagtingin talaga ito sa babaeng yon. At malamang, naunahan lang ng best friend nito. Bakit hindi mo niligawan kung type mo naman pala? Sa tingin ko naman ay may gusto rin siya sa'yo. Tanong ko habang laglag ang balikat. No, she likes me as a friend. Si Mike ang talagang gusto niya. Eh di broken-hearted ka kung ganun. Kaya ka pala nagsusungit. Bakit ang magiging broken-hearted? Dahil hindi ikaw ang nagustuhan ni Claire. Bakit niya ako magugustuhan? Hindi ko naman siya niligawan. Wow, ano to, Quisby? Na ang sagot sa bawat tanong ay tanong din. Maybe I should just shut up my mouth. Mukha namang walang patutunguhan ang usapang ito. Pero sabi mo you wish she was your girlfriend. Hirit ko pa din. Hindi ko mapigilan sarili ko. I really wanted to know what's going on between him and Claire. She's smart, beautiful, and sexy. Sino naman ang hindi magkakagusto sa kanya, hindi ba? Anyway, wala siguro si Mike, baka niligawan ko siya. Ang labo ng paliwanag. Hindi ako nisiyahan. Parang ibig sabihin ay may gusto talaga siya kay Claire, ngunit naunahan lang ni Mike. O maaari rin namang dahil kay Mike, kaya hindi nito niligawan ng dalaga. Anyway, whatever. The fact that Claire was not his girlfriend was enough to make me smile secretly. Maybe there's a hope for your childhood dream, Danny. Ikaw, bakit hindi ka hinatid ng boyfriend mo? Narinig kong tanong nito pagkaraan ng ilang minutong nakabibingin katahimikan sa pagitan namin. Natatakang napalingon ako dito. Ha? Huh? Sinong boyfriend ko? Yung kasama mo. Bakit? Meron pa bang iba? Salubong na naman ang mga kilay nito nang tapunan ako ng sulyap. Excuse me, una, hindi ko kasama si Lino. Ngayon lang ulit kami nagkita. Pangalawa, hindi ko siya boyfriend. Nangahaba ang nguso ko. Higit isang buwan pa lang ako dito sa Pilipinas, may boyfriend na agad ako dito. Sana, kung hindi sila takot sa akin, no? Yup, takot sa akin ang mga guys, okay? They thought kasing strict ako si Mami Tita, or malamang sa tiya ko sila takot. They thought they could never live up to her expectations, and they had a point. That's actually the truth. No one alive could ever live to my tia's standards. Mukhang matagal na kayo magkakilala. Malamang, schoolmates namin siya ni Odette, okay? If hadn't I know better, iisipin kong nagsiselos ito kay Lino. Ngunit mabilis ko rin iwinaglit ang isiping iyon. Bakit naman ito magsiselos kay Lino? As if naman may iba pa itong tingin sa akin bukod sa pagiging responsibility lang nito. Napabuntong hininga ako at bigla namang nanlumo nang maalala ko ang sinabi nito. Responsibility kita. Natuwa ako ng ilang saglit pa ay huminto na ang kotse sa harap ng mansyon. I wanted to lie down, close my eyes and let the night pass. By way of wallowing self-pity. Masukista lang ang peg niyon. Inabot ko ang pinto ng kotse upang buksan ito. Bakit? Saan ka pupunta? Kunot na naman ang noong tanong nito. Daig pa ang babaeng may period. Eh di bubuksan ko ang gate.
Ihahakbang ko na talaga ang mga paa ko upang makababa, ngunit na-freeze ako dahil sa tono ng boses nito. Kumakautos ay tila boss ko. Huwag ka nang bumaba, asik nito. Doon ka nalang bumaba sa garahe. Bababa ka riyan, mamaya may makakita sa iyong lasing kung ano pa ang gawin sa'yo. Buong sungit na bili nito bago bumaba ng kotse upang buksan ang gate. Sasabihin ko sanang napaka-exaggerated nito, but when I changed my mind, I didn't want to start another argument. Nakaka-exhaust makipagtalo. Wala naman patutunguhan ang usapan. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita kami, we end up arguing. Kasi naman, mas prim and proper pa ang lalaking ito kaysa kay Mami Tita na matandang dalaga. Hay naku. What the hell? This woman really made my head ache. A nice kind of ache though, something that makes me put my arms around her and never let her go again. Ito na yata ang pinaka-contradicting na ugaling. Mayroon ang babaeng nakilala ko. Matalino naman ito. She was a consistent Dean's Lister when she was high school and college. How could I not remember? Ako ang tagabili ng cake nito after the recognition day. Ngunit pagdating sa ibang mga bagay ay may pagkaengot. To think that she had lived in America for quite a while, kung saan ang mga babae masyadong liberated and independent. Well, she was independent, alright. Lihim akong napangiti sa ginawa nito kanina. I couldn't take my eyes off her when she took off her red cardigan. She had flawless skin na lalong lumutang dahil sa kasuotan nito. I felt a little tug in my conscience for telling her she was inappropriately dressed. Hindi ko naman akalaing mapapahiya ito ng husto. What was in a red dress anyway? Marami naman ngayon ang hindi na nagluluksa. Ngunit para sa akin ay dapat pa rin itong magluksa. Hanggang ngayon ay malabo pa rin sa akin ang dahilan kung bakit bigla na lang itong umalis noon. Nag-away ba? Ang magtiya? Iyon kaya ang dahilan kung bakit humingi ng tawad ang matanda rito? Bababa na sana ito ng kotse ngunit agad kong hinawakan ang isang kamay nito. Inaasahan kong babawiin ito agad ngunit hinayaan naman itong hawakan ko iyon. Her hand was soft and smooth. Ang sarap hawakan nito. Nais kong ilapit sa aking mga labi at halikan ngunit baka magulat ito at bigla na lang bang bawiin. I just satisfied myself by holding it. Muntik na akong matawa nang maalala iyong tungkol sa pulang bra. Kung alam lang nito na kung ano-anong images ang sumalakay sa utak ko nang sabihin nito iyon, malamang kakaripas ito ng takbo palayo sa akin. I wondered kung totoo yon. Hell, bahagya kong ipinilig ang ulo ko. Pwede ka nang pumasok. Hinaantok na kasi ako eh. Ito, pagkaraan ng ilang minuto. Natatawang nilingon ko ito nang biglang maghigab. Even with the dim lighting in the garage, I could see her face clearly. She was looking at me with those sleepy eyes. Para nag-aanyaya na 88 kaligayahan ang mga iyon. I felt like being seduced by her gaze. Ano ba? Ano bang ginagawa ko? Siyempre, inaantok na to. It was already past midnight. Wala akong nagawa kundi bitiwan ang mga kamay nito. I felt Chris' hands holding mine before I could get out of the car. Kaagad akong napatingin sa mukha nito. Diretso ang tingin nito so I couldn't read anything from his facial expression. Gusto ko mang bawiin ang aking mga kamay hindi ko magawa. It made me feel cared for and loved. Loved? Inaanto ka na, Dini. Hey, through. Pwede pang pumasok na tayo? Inaantok na kasi ako eh. Nasabi ko na lang. Hindi ko rin napigil ang paghigab. Tumawa ito ng mahina. Kaagad nang binitawan ang kamay ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse at saka lumabas. Bago pa ako makapasok sa mansyon, ay narinig ko na ang mahinang tawag nito mula sa likuran ko. Dini? Paglingon ko ay itinaas nito ang hawak na susi ng kotse. Hindi ko nga pala nakuha iyon. Lumapit ako rito at inabot ang susi. Salamat nga pala sa paghatid mo sa akin, sabi ko. Kahit madalas ay naiirita ako sa lalaking ito, ay dapat pa rin ako magpasalamat. No problem. Kahit na nga ayaw mo naman talaga magpahatid. Hinabaan ko ito ng muso. Babalik ka pa ba dun? Usisa ko. Then I wish he would say no and that he would never see Claire again. But of course, it was wishing for the impossible. Ewan ba naman at sobrang insecure na talaga ako sa babaeng yon. Hindi na. Hinaantok na rin ako. Dito na lang muna ako matutulog sa matandang bahay. Yun ay kung pwede pa. Siyempre naman, pwede. Bahay mo naman yan. Biglang nagdiwang ang kalooban ko. Hindi na ngayon. Narinig kong sunod na sinabi nito
Napataas naman ang kilay ko. Ano bang pinagsasasabi nito? Wala naman nagpapaalis sa kanya sa bahay na yon. Kusa itong umalis dahil meron ng sarili, tapos ngayon para nagtatampo pa. Bakit hindi mo sinabi na meron ka na palang sariling bahay? Tanong ko na lang. Baka sa mukha nito ang pagtataka sa tanong ko, sapagkat bahagyang ng laki ang mga mata. Paano mong nalaman? Ah, oo, no need to tell. Alam ko na kung sino. Si Odette? Tumango ako. Don't worry, ipapasyal kita roon. Isa sa mga araw na to. Oh, okay, thanks again. Muli ko na lang nasabi. Kahit na hindi naman ito tuwirang nasagot ang tanong ko, inabot ko na lang ang susi at pagkatapos ay muling tumalikod. Nakakailang hakbang pa lamang ako palayo, ay narinig ko na naman ang boses nito. Gusto kong sabihin dito na tigilan niya na ang kakatawag sa akin dahil inaantok na talaga ako. Paglingon ko ay nakita kong hawak nito ang hinubad kong cardigan. Itinaas pa nito ng todo upang ipakitang naiwan ko yon. Medyo kunot na ang noo ko nang bumalik sa kinaroroonan nito. Inaantok na kasi talaga ako. Ngunit imbis na iabot sa akin ang cardigan, ay ibinalabal nito iyon sa aking balikat. Napalapit na husto ang mukha nito sa mukha ko. A small smile was playing on his lips as he gazed at me. I caught a whiffs of his masculine, obviously expensive cologne. Bigla na lang parang naririnig ko ang tibok ng puso ko. I'm sorry kung nakriticize ko ang pagsusuot mo ng pula. Anito habang inaayos ang balikat. It's okay. Tama ka naman. Dapat talaga ako magluksa. Dapat nga ako magpasalamat sa'yo dahil pinaalala mo. Still smiling, he nodded his head in agreement. Nasabi ko na ba sa'yo na napakaganda mo ngayong gabi? Ang mahinang sabi ko rito. I heard myself giving a soft laugh. Kumunot ang noon nito. Tila napikon sapagkat pinagtawanan ko. Bakit natawa ka? Wala lang. Hindi lang ako sanay na nambobola ka. Napangiti kong tugon sabay kibit ng balikat. Sino may sabing binobola kita? Halos mag-isang linya ang mga kilay nito roon. Grabe, ang sungit lang. Para iyon lang hindi naman maipinta ang mukha. Kung sa bagay, hindi ko masisisi kung napipikon ito. Ngayon lang niya ako binigyan ng compliment tapos pinagtatawanan ko pa. Kasi naman hindi ako sanay na pinupuri niya ako. Masanay akong sinusungitan niya. Sorry, anyway, thanks again. Ngayon pwede na ba akong pumasok? I was still laughing. May kasama na rin kilig iyon. Can I ask something? Malapit na rin akong mainis. Ang kulit. Husa nang pumikit ang mga mata ko. Can't it wait for tomorrow? Sinundan ko pa iyon ng hikap para mahalata naman ito ng husto. No, it can't. Anito. He was strangely looking at me. What was he up to? I swallowed a bit nervously. Okay then, what is it? I said so impatiently. Can I kiss you goodnight? Ano? Gulat na bulalas ko. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. My face must have looked like it had seen a ghost or something sapagkat naiba na naman ang timpla ng mukha nito. Napiko na naman. What's wrong with a goodnight kiss? Right, Danny. What's wrong with a goodnight kiss? You had been given a goodnight kiss before, more than once. But not from Chris. Nothing but. Hindi ko na naituloy ang ano pa mang sasabihin sapagkat bago pa man ako makahuma, ay nahapit na nito ang aking bewang. Agad na lumapat ang labi nito sa labi ko. Seconds later, his soft lips gently move over mine. Automatic kong napapikit ako. My legs suddenly turn into jelly. Wala akong choice kung hindi ikapit ang mga braso ko sa leeg nito. It seemed to turn him on even more. Lalong humigpit ang yakap nito sa aking bewang. I could feel his arm leg muscle as he almost lifted me. I wasn't sure why but there was a sense of rightness to it. Me in his arms. He continued kissing me gently then becoming hard. Dinaya ko naman ang ginagawa niya. I kissed him back with the same intensity and passion. A while later, he gave me a soft moan of satisfaction. Lihim akong napangiti. He was pleased with me. I made him happy. Hindi ko alam pero parang matinding accomplishment ko yon. Seconds later, his lips left mine. I traveled down on my neck, leaving hot trails on it. He put beads of kisses on my exposed shoulder under my right ear. I felt a shiver run down my spine to the end of my toes. Chris felt it, so he put his lips on my right ear and whispered, "Cold?" he asked softly. "No, hot," I replied, feeling a bit naughty, of which I wasn't sure why. It must be because of the very late hour.
Nasing na yata ako sa antok. He gave me a soft laugh. Then his lips returned to mine, which I just happily welcomed with my own kisses. Again, he gave a soft moan. Pinaglakbay ko na rin ang isang kamay ko sa likod niya pagkatapos ay sa dibdib. His body felt hot and hard to my touch even under his shirt, like he was on fire. I didn't know why, but I suddenly had his very urge to touch his skin. Simula nang makita ko siya shirtless and newly showered, I had gotten so curious as to how his skin would feel on my hand. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob, but before I knew it, my right hand was inside the shirt and feeling his chest and abs, and they were smooth, hot, and hard like a rock under the sun. He gave another moan of pleasure. "What are you doing?" he asked. He seemed to have difficulty breathing. "Nothing. I just want to find out if there's real," I replied, irking my brows. Yumugyog ang katawan nito. He was laughing. His reaction brought a smile on my lips. "And what did you find out?" he asked again while still laughing. "They're real, alright," sabi ko. Para bang hindi ako apektado sa ginagawa nitong paglalagay ng mumunting halik sa aking tenga, leeg at balikat. Minutes later, muntik na akong mapasigaw nung umangat ang pako sa lupa. Before I knew, I would exchange position. Ako na nakasandal sa pinto ng kotse, and he was kissing me again, hungrily this time. Muli akong nakapit at napakapit sa balikat nito because I felt like falling and falling but never landing. Then his one hand was on my back, pulling down the zipper of my dress. Oh my God, what was happening? Suddenly, I felt scared. My mind confused turned between asking him to stop what he was doing or begging him to go on. Fear over excitement. Napakadali lang magpatangay sa damdamin pero paano na bukas? Would we ever look at each other again in the same way? At paano si Claire? Kahit pa sinabi nitong wala silang relasyon, it was clear he liked her. Paano kung magising na lang ito isang araw na mahal pala nito ang babaeng iyon? Where would that leave me? Napaigtad ako nang maramdaman ko ang palad nito sa aking kaliwang dibdib. I heard a moan escape my lips when he felt and needed it. Pure, hot excitement shot through my veins. I instinctively arched my back. All thoughts of tomorrow now vanished from my mind. All I could think of was how good and hot his hand felt on my bare skin. Nais kong magreklamo nang umalis ang kamay nito. But then, it was replaced by his mouth. "Chris, no." It came as a moan from my lips. "No, please." Came under another whisper from my lips. Halos hindi ko makilala ang boses ko. It sounded like it came from another person other than myself. But then I thank that other self for having the strength to say no. Chris lifted up his face and stared into my eyes. His eyes desire-filled and smoky. He was beautiful. It took a lot of willpower from me to stop myself from begging him to go on. He moved his head and I thought he was going to kiss me again. Pero lumagpas iyon sa mukha ko. He whispered something in my ear. "I want you, Danny," he said. His eyes and his voice so soft and husky. I felt shivers run down my spine when his words finally sank in. Pakinamdam ko umakyat na yata lahat ng dugo ko sa mukha ko. I felt so hot, like standing near a bonfire for a very long time. I was on the verge of saying, "I want him to. Let tomorrow and Claire and everything be dumb." All I care about was Chris, the man I had been dreaming of since childhood days. Ano bang pinoproblema ko? He was already here in front of me like being offered on a silver platter. Ano bang hinihintay ko? Yung mga sinulat ko sa aking diary were not jokes at all. I have been in love with him ever since. It didn't even matter kung hindi "I love you" yung sinabi nito. Sapat na sa akin yon. Ngunit sa kamalas-malasan naman, bago pa malumabas sa bibig ko ang "I want you to, Chris," bigla ko narinig ang boses ni Nana Lucy. "Danny, ikaw na ba yan? Kanina ko pa naririnig na gumarahin ang sasakyan mo." Anito, parang gusto kong tumawa ng pagkalakas-lakas. Pero syempre, ngumiti na lamang ako. Then I saw Chris smiling too. Tumingin ito sa ibaba at inayos ang damit ko. For goodness sake, nag-init na naman ang mukha ko. Labas pa lang kaluluwa ko, hindi ko man lang napapansin. Mabilis kong pinalis ang kamay nito. "Isn't it too late for that?" he said, a smug smile on his face.
Then he reached on my back and zipped my dress. Danny, tawag ulit ni Nana Lucy. Oho, Nana Lucy, ako nga ito. Napilitan kong sagot. Nag-aalala ako na baka lumabas pa ito ng garahe at makita si Chris. She didn't need to have a higher order thinking skill to be able to put up two and two together. Good night, sweetheart. Honey Chris, bago pa ako pumasok. That smug smile was still on my lips. In the way, he said, sweetheart. Oh my God, nilalagnat ba ako? I felt hot all over. Good morning na, okay? Irap ko rito. Hanggang kailan nga kaya kayang pigilan ni na Danny at Chris ang kanilang nararamdaman? Ngayon tila sasabog na ang damdamin nila para sa isa't isa. Yan ang patuloy nating aabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.